At kung ready na po kayo, just type 1 po lamang. At kung gusto po ninyong gamitin ang mura kong katawan, eh type 6 po lamang. Kung gusto nyo pong maghubad sa webcam, abay mag-invite naman po kayo ng webcam ninyo. At nang marami naman kayong viewer. Ayan. Paalala ko lang po sa mga viewer na makulit. Access ako. Bakit? Nakahubad ka ba? Kung nakahubad ka, a-access ako. Pero kung magpapakyot ka lang, wag na. Yung pong mga makukulit sa webcam, eh wag pong sumama ang inyong loob. Ma-access na nga, takahiya. Wow, ang cute. Ang cute naman, avatar pa lang, ulam na lang. At wag pong, ba't pati ito? Gusto ko hubad, ha? Hubad yung pustiso at saka wig. Tanggalin nyo yan. Ano yan? Ano yan? Lang yan buhay ito, hindi magtuloy-tuloy. Huwag nyo na akong iano. Naabala ko sa pagsasalita. Huwag na po kayong mag-aksaya ng view sa mga naka-webcam na yan dahil nagsayang lang po kayo ng oras. Dahil po, kagaya po niyang pangit ko kapag binyo niyo po ang kanyang bakit ba binyo niyo po ang kanyang webcam para po kayo nag-invite, no? Permission naman. Kapag binyo niyo po si pangit ko, eh para lang po kayong nanonood ng nililitsyon na baboy sa loob ng oven. Ayan. Kaya ayaw kong mag-view kay pangit ko eh. At nililitsyo na baboy, naka-shades. Pero mas type na type ko si Lady Auli. Type na type ko ang kanyang mga matitipunong braso. Ayan. Parang pagka-shota mo si Lady Auli at kasabay mo siya sa mall, mamasyal, eh hindi ka dehado eh. Pagka napaaway ka, sigurado ko pagka meron kang nakaaway at nakasuntukan, sigurado ko hindi ka dehado kay Lady. Mapapalaban yung kalaban. Kaya yan ang mga type ko, yung mga malalaman tsaka yung mga maiksi, yung mga ano, mga rich. Dahil one time na umabot sa pangayan, nako, yari po ang masusuntok niyan. Tapos i-islam pa niya, ayan. Kapag na-islam niya po ng kanyang legs, Lady Auli, tanong ko lang, tatlo ba legs mo? Buti na lang. Kasi nung na-view ako, naguguluhan ako eh. Saan ba yung dalawang legs nito? Bakit parang tatlo ang naglalakad dito? Ayan. Lang yung buhay ito. Pagka di kami na malas, talagang sinuswerte ka talaga. Hindi po. Di ba? Maganda po si Lady. Kaya lang, medyo malaki lang po talaga ang kanyang braso. At doon po ako takam na takam sa kanyang braso. Nako, para pong ano. Ayun, welcome back po Miss Jane. At binabati po kita ng happy anniversary, aking mahal. Ayan. Ayan. At nasan ba yung ating ang ating teka, hanapin ko muna. At nawawala. Okay po. At kung gusto po ni okay, ayan po yung song na yung ang mga taong minamahal natin. Ayan. At meron po ako isang kwento. Sa Quiapo po, sabi niya eh, bumili po siya ng bulaklak.
upang ipadala niya sa birthday ng kanyang mother. Ang bili niya sa Bulaklak ay mahigit 1,000 at ipapa-DHL niya po dahil ipapadala niya pa sa probinsya bilang pagbati sa kanyang mahal na ina. At sabi nga po, eh bigla po may lumapit na bata sa kanya, yung batang babae. Sabi niya, "Kuya." Sabi nung batang babae, "Kuya, gusto ko rin pong bumili ng bulaklak." Sabi niya, "Kaso, ang pera ko po, 500 lang." Sabi nung lalaki, "Oh, sige, iha. Dadagdagan ko yung 500 pesos mo ng 500 pesos para makabili ka ng bulaklak." Natanong ngayon ng lalaki, sabi ng lalaki, "Saan mo ba dadalhin yung bulaklak na yan?" Sabi ng babae, "Kung pwede po kuya, ihatid nyo na rin po ako." So nung pumayag ng lalaki, sinama niya yung batang babae at binili nila yung bulaklak at daladala nila yung bulaklak. At nagpunta sila sa La Loma. Doon sila nagpunta at nakita niya yung puntod ng ina nung bata. Sabi nung naiyak yung lalaki, sabi niya, "Buti pa yung batang ito." At naalala niya ng personal ang kanyang ina kahit na ito'y nakalibing na. So ang ginawa nung lalaki, kumuha siya ng ticket at hindi niya pinatuloy yung pagpapadala ng bulaklak dun sa kanyang mahal na ina. At siya na mismo ang personal na pumunta at ihatid ng bulaklak para sa kanyang ina at makita niya ng personal at ihatid niya ng personal ang pagmamahal na iniaalay niya sa kanyang magulang. Ayan. Yun po yung isang kwento na malungkot pero nakakaantig po ng damdamin upang magkaroon tayo ng isang damdamin na makakagising sa ating sarili. Ayan. Okay? At tayo po yung magsiluhod upang nangawala yung mga manyakis. Bakit pa parang pagka misa ayaw nyo? Langya kayo. Pagka manyakan eh. Ang bibilis ninyo pag nakakarinig kayo ng dede ng ano. Ang bibilis ninyo. Pero pagka kwentong matino eh, nakangatahimik kayo. Nasaan na kayo? Okay, at yun nga po, pinaabot ko nga po sa aking mahal na asawa na ipagpaumanhin niyo po kung ano man po ang aking nasabi dahil nasa gaya ng nabanggit ko kanina, nasabi ko lang po yun dahil sa labis ko pong galit at asar. Ayan. At kaya ko po nabanggit ang mga salitang ganun. Kaya at sana ipagpatawad mo at ipagpaumanhin mo yung mga bagay na nasabi ko dahil dala lang po ng galit ko at asar. Na yun nga gaya na ipaliwanag ko na kanina at para sa iyo aking mahal at kahit hindi mo na ako mahal, I love you too, Joe. Ito po yung kanta natin bilang alaala at happy anniversary at I love you at mahal na mahal kita at mula po sa aking damdamin, nice kong ipahatid ang aking mainit na pagmamahal para sa iyo. Sana ay labasan ka ng maraming pagmamahal. Okay, ito ang song.